Hello everyone, welcome back to my channel. Mag-react lang ako ng very very light sa ano ngayon, sa doon nangyari doon sa ano, sa ABS-CBN and to Angie Locsin. Dahil ay si Angie Locsin ay nagsalita siya. At sinabi niya doon na para nanawagan siya sa lahat ng mga ano sa industriya, kasama niya yung mga artista. At itong kuha kong clip po ay video clip po ay kuha po ito sa kay Angie Locsin sa kanyang mismo sa kanyang Facebook page at narito po, panoorin po natin. Sa lang din kamustahin kayo mga bilang nakasama ko kayo kanina pa sa init. Tapos ngayon inabutan na tayo ng ulan. Tapos ngayon ambon-ambon, gabi na, pero parang natulala tayong lahat sa nangyari, kaya nandito pa rin tayo sa tapat ng ABS-CBN. Sa dami ng gusto kong sabihin, hindi ko alam kung anong runahin ko. Sa dami ng nararamdaman ko ngayon, hindi ko alam kung paano isisigaw, pero alam ko lang, ito yung panahon para hindi tayo manahimik. Ito yung panahon na hindi tayo dapat magwatak-watak. Ipakita natin kung anong relevant sa industriya na to, na hindi lang tayo basta entertainment na gumagawa ng mga TikTok o gumagawa ng mga kung anong pang-entertain. May relevance tayo. Pakita natin kung anong epekto pag nagkaisa ang mga taga-industriya, taga-news, taga-OPM, mga artista, kung ano man part ng entertainment industry. Nakikiusap po ako. Now is the time. Gamitin natin yung boses natin sa tama. Naniniwala rin ako na ang isang kumpanya na may magandang hangarin para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa gitna ng isang pandemya, ay kailangan na kailangan natin. Hindi ko man naiintindihan kung bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon, kung bakit sa testimonya ng mga ilang ahensya ng government natin na sinabi na walang nilabas na batas ang ABS-CBN. At sa mga sinabi ng mga boses ng ABS-CBN na kung meron mang pagkakamali kayo nakikita, willing po kaming magbago. Pero nakakuha pa rin po kami ng napakaraming boto against ABS-CBN. Ang boto po ito ay hindi po ito laban sa mga Lopezes. Hindi lang po ito tungkol sa mga Lopez. Tungkol po ito sa lahat po ng mga empleyado ng ABS-CBN. Sa lahat po ng nakikinabang sa ABS-CBN, hindi man po nagtatrabaho sa ABS, mga nagtitinda ho sa kantin, yung mga suppliers po, hindi lang po ito laban ng 11,000 na empleyado. Ako, si History Books, lumaki ako na nababasa ko, ewan ko lang po ngayon sa ganitong generation. Ewan ko sa ano natin hayaan na dito na lang po matatapos ang ABS-CBN. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin magkaisa. Dahil hindi lang po ito laban ng mga kumpanya. Buhay po ng mga tao ang nakasalalay dito. Mga tao na mga binabayaran, may mga hinuhulugan, may mga pinapagamot, may mga tao na pinag-aaral, binubuhay na ibang pamilya. Yun lamang po, nagdadasal ako na sa lahat ng mga kasamahan ko sa ABS-CBN na makatulog ng maayos ngayong gabi, dahil naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan, siguro nararamdaman. Dahil kahit ako, parang hindi ko rin alam kung paano ko explain yung sarili ko. Pero yung nakikiusap lang ako na magkaisa tayo. Paramdam natin kung ano ang kayang magawa ng industriyang ito, pagtulong-tulong, pagsama-sama. Yun lamang po.
Hello everyone. So ayun na, napanood nyo na yung sinabi ni ano ni Angie Locsin at saka yung sinabi din sulat ni Madam Susit Doctolero. Yes, yun yung taga GMA siya, guys. Kasi alam naman natin, guys, na galing sa GMA si Angie Locsin. Sumikat siya bilang Darna, bilang Lubo at saka Mulawin. Yun yung ibig sabihin ni ano ni Madam Susit na sa sinabi ni Angie Locsin na ano siya. ABS-CBN yung ano umano sa kanya nung walang wala siya, ayun. So yun yung kasagutan ni ano ni Madam ano Dr. Liro Sosit. Ayan. So guys, ang akin lang is ano wala na nga ano na yung prangkisa wag na tayong mag-ano. Tapos parang naghikayat pa siya na parang mag-ano mag-rally. Kasi nga daw yung ano, parang sabi niya na nabasa na rin yung libro nung dating masyadong maano yung panahon dati ni ano yung diktador, parang ganun. Tapos daw wag naman daw sanang maulit, parang ganun yung sinasabi niya. Bakit ganun? May kinalaman ba yun doon sa ano, may kinalaman ba doon sa nangyari doon sa prangkisa ng ABS-CBN? I love her kasi ano, idolo ko siya. Isa siya, hinahangaan ko siya pag siya ay namimigay ng mga relief goods. Yes, napaka matulungin niya, napaka generous niya. Pero para natin sa gitong bagay, guys, nagbabayad kami ng buwis, tamang-tamang buwis, oo. Kahit na mahirap lang kami, oo. Pero pag ano, pagdating sa BCBN, ganun talaga, guys, So kayo na, guys, ang bahalang umano. Yun ang yung reaction ko, guys, ayoko nang pahabain pa. And maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Bahala na kayo mag-react din siyan. Thank you everyone for watching. God bless.